Sis, paano ko mapigilan magselos kapag nakatingin sa iba si afam ko? Laughing emoji. Hala siya. Hindi ka naman yata seryoso sa tanong mo eh. But anyways, ganito lang yan. Lahat tayo nagsiselos. Normal lang yan. Huwag mong pigilan, okay? So, depende kung kasama mo si afam mo. Diba? Titingin sa iba kapag ano. Usually kapag naglalakad kayo or may pupuntahan kayo or somewhere, nandun kayo somewhere, diba? So, kapag kasama mo siya, tayong mga girls, mahilig tayo, diba? What's it called? Abrochete. Yun, naka-abrochete tayo, diba? So, pag tumingin sa iba, higpitan mo na kagad yung hawak, girl. Tapos, make sure na yung kuko mo talagang maramdaman niya. Hindi na titingin sa iba. Huwag mo na masyadong, huwag mo na masyadong, ano yung kuko mo, ibaon. Baka naman dumuguna yun siya. Slight lang, yung talagang ramdam lang niya yung kuko mo. Okay? So, pero kung LDR naman kayo, para makaiwas ng selos, para makaiwas ng selos, pinagdadaanan talaga natin yan, no? Lalo na kapag nasa LDR tayo, lalo na tayong mga girls, guilty tayo dito, guilty ako dito, masyado tayong maisip, no? Pag alam natin may kasamang iba, pag alam na may pupunta ang iba, lalo't single, lalo at may itsura yung kasama, ayan, kung ano-ano nang mga iniisip natin dyan, ang dami na, di ba, nagmumultiply na siya. So, ang ano lang, siguro avoid lang talaga mag-overthink. And every time kasi, kapag LDR, like yung sa boyfriend ko, ano, lagi niya sinasabi na, trust me. Kasi wala man tayong magagawa totally. Kung gusto nilang tumingin sa iba, hayaan mo sila. Kung gusto nilang tumingin sa iba, as long as tingin lang naman yun, di ba? Masama kapag may ginawa na. Kung tingin lang, pabayaan mo sila. Kasi men would always be men. Na-appreciate lang nila yung ganda ng iba. Hindi naman porque tumingin sila doon, eh, ano na, may pagnanasa na sila or something. Yun na, masama kapag may pagnanasa, girl, di ba? Doon ka na mag-react. Like ako, every time, siyempre, nung una, no, nung bago-bago pa lang kami, maselos talaga ako. Lagi ako, oh, sino yun? Ang lagi kong tanong is, ha, single ba yun? Kasi kung minsan, pag nakikita mo talaga, lalo, siyempre, ako, minsan, ni-stalk ko yung Facebook, no? Kapag may, kapag maganda talaga, medyo, nakakapraning talaga yan. So, iwas na lang tayo sa ganun. Isipin natin na, yung affirm natin, tayo lang talaga yung mahal. And tayo lang talaga, sa paningin niya, tayo yung pinaka maganda. And every time, like ako, ay kung nire-remind lang sa boyfriend ko na, ano, don't flirt with your seatmate. Lagi ko siya sabi sa kanya. So, understood niya. So, kahit nasaan siya, even nasa work siya, or kung nasa ang event siya, or kahit nasa church siya, ang bilin ko sa kanya, don't flirt with your seatmate. Yun. Alam niya na yun. Bagay siyang titingin sa kaliwat kanan niyang katabi, di ba? Or pwedeng tumingin, don't act on it lang talaga. Huwag mo lang masyadong, basta, alam niya na yun. And every time siya sabi ko sa kanya na, alam mo yun, kapag medyo naiisip niya, may naiisip siya na something, or, di ba? Hindi natin alam eh. Hindi talaga natin masasabi kung ano nasa utak ng mga lalaki. So, every time sasabi ko sa kanya, alam mo naman kung ano makakapagpa-beast mode sa akin. So, every time, kung meron kang ibang idea ang naiisip dyan, think of me, and imaginein mo yung mukha ko na beast mode. Ganun. Parang hindi ka na magselos talaga. Pero, alam mo, with relationship kasi, normal lang talaga yun. Huwag lang masyadong galingan yung pagsiselos na laging yun na lang talaga kasi magiging cause talaga ng away niyo yun. So stop. Huwag masyadong maging selosa, especially with foreigner kasi ayaw nila nun. Kumbaga sa kanila, kapag committed sila sa'yo, committed talaga sila sa'yo kahit ano pa yan.